Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League, Chapter 258. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito'y segundo na nga lang ang natitira sa oras. At dahil nga sa clutch nitong si Rukawa sa kanyang mid-range jumper, ay nakuha ng Shoko ang kalamangan sa dalawa. Kaya dito'y napilitan niyang humingi ng timeout itong si Coach Kiko. Ibubuhos ko na ang aking huling timeout para dito. Kupo na ng brumana. Masyado kayong nag-overconfident. At dahil dito, lamang na sila ng dalawa. At segundo na lang ang natitira sa oras. Ano ang balak niyong gawin na ngayong tagilid na ang ating bangka? Wika nitong si Coach Kiko. Marami pa yung oras na natitira. Meron pa tayong pagkakataon upang kunin ang kalamangan at itablang score. Kailangan lang natin dito ng isang napakaganda at napakasolid na atake. Wika nga nitong si Kaisin. Tama ka Kaisin. Ang bawat galaw dito ay dapat 100% sigurado. Bawal lang magmintis. Walang lugar ang pagkakamali. Siguraduhin natin ito. Wika nga nitong si Toru Minami, kaya dito'y nagsalita nga itong si Coach Kiko. Kung ganyan ang inyong mga mindset, mananalo tayo. Meron akong alas na ilalabas. Gusto ko lamang makita sa inyong mga mata ng dedikasyon at pag-asang manalo sa larong ito. Sa atin ang larong to, panigurado. Basta masagawa nyo lang maayos itong play na to. Wika nga nitong si Coach Kiko. Ano ang play na yan? Sabihin mo na tanda. Sabihin mo na at gagawin namin ng maayos. Sisiguraduhin namin ito. Bawal lang magkamali. Yan ang turo ng ating kapitana. Wika nga nitong si Drake Luna. Kaya dito'y sa kabilang panig, itong si Coach Ansay nga ang nagsasalita. Kupunan ng Shoko. Siguraduhin natin to. Alam ko, itong si Coach Kiko ay isang napakatalinong coach. Sa kanyang panunood at pananaliksik, ay kitang-kita na niya ang inyong mga galawan. Kaya alam ko, meron siyang alas na ilalabas para sa atin. Dito sa mga huling segundo ng laro ito, wika nitong si Coach Ansay. Tama ka Ansay. Ang galawan nitong si Coach Kiko ay talagang napakatalino. Isa siya sa mga Einstein na coach dito sa larong basketball. Isang napakatalinong matanda na kayang basahin ang galaw ng kalaban. Kaya ang dapat niyong gawin ay ang galaw na hindi pa niya nakikita. At once na naglabas kayo ng magalaw na ginawa niyo kanina, ay matik, checkmate na niyan. Wika nga nitong si Mr. Smith. Kaya dito'y napapito nga ang referee, sabay tumawag na nga. Tapos na ang timeout ng Brumana High. Pumasok na kayong lahat.
dito sa huling minuto at segundo ng larong basketball na to. Wika nga nitong referee kaya dito'y muling sigawan ng mga tao. Sige, kupuna ng brumana. 59 seconds na lang ang natitira sa oras. Hindi, wala ng 59 seconds. Konti na lang yan. Alam namin sa inyo, ang larong ito, segundo, sa atin ang segundong ito, sigawan nga ng mga tagahanga nila samantalang. Depensa! Depensa! Dumepensa kayong lahat, kupunan ng show ko. Ibigay nyo ang lahat. Depensa ang nararapat para sa larong ito. Ibigay nyo ang 100% depensa. Huwag nyo silang ayahan na makapuntos. Sigawan nga ng mga tagahanga at kaibigan nila. At dito'y nag-set na nga itong si Drake Luna sa binagwikang kupunan ng brumana. Kailangan na nating ilabas ang ating huling alas. Ang turo ni Coach Kiko, ang uling braha ng kupunan ng brumana. Wika nga nitong si Drake Luna, kaya dito'y dali-dali nga siyang pumasok sa loob at iniwan ang bola dito kay Kaisin. Nakakapagtaka, itong si Kaisin ang may hawak ng bola dito sa labas. Hindi pwede, hindi pwede ito. Mukhang maalanganin ako po na ng brumana. Wika nga nitong si Kantor. Nagkakamali ka, Kantor. Isang set play ang gagawin nila. Malaki itong si Kaisin. At tanaw niya ang bawat libre. Tignan mo, merong screen na magaganap dyan. Kaya panigurado, puntos yan. Kung hindi, de-depensa ng maayos ang kupunan ng show ko. Wika nga nitong si Coach Toko ng biglang. Isang pasa nga ang kanyang ginawa patungo sa nagkat na si Mikasa. At dito'y hawak na nga ni Mikasa ang bola. Ang unang step ay gumana. Ipagpatuloy natin to. Gumagaan at kumakagat ang plano. Wika nga nitong si Mikasa nang biglang isang deflect nga ang naganap sa kamay nitong si Kaide Rukawa. Ano? Na-deflect pa niya ang bola. Ang bilis na kamay nitong si Kaide Rukawa. Nakuha pa niya ang bola dito sa kamay ni Mikasa. Ngunit bola pa natin yan. Wika nga nitong si Coach Kiko. Hindi gagana ang play na yan. Hindi gagana ang sinasabi niyong unang yugto. Wika nga nitong si Rukawa. Ngunit isang bait lang pala ang lahat na sa paglabas nga ng bola ay dali-daling binatunga para sa isang alley-oop. At dito'y nakuha nga nitong si Toru Minami ang bola para isang matugumpay na alley-oop. Nice one! Mukhang gumana ang ating bait. Pasimpleng steal. Ngunit mawawala ang kanilang focus sa loob. Dito na si Minami na nakangat na. Wika nitong si Coach Kiko. Sakuragi, sabayan mo, nakaangat na siya. Ikaw na lang ang tanging pag-asa upang mahabol ang tira nitong si Toru Minami. Sigaw nga nitong si Ayako. At dito'y nandito na si Anomichi Sakuragi, patay ka. Wika nga nitong Sakuragi talagang sinabayan nga itong si Toru Minami sa loob. At dito'y isang monster at di nice block nga ang nagawa nitong Sanamichi Sakuragi. At dito'y napapito ang referee sabay tumawag na nga out of bounds, Shohoku ball. Wika ng referee. Kaya naman dito'y labis nga na nagulat at napasigaw itong si Taurobi. Kita niyo yon. Isang napakagandang depensa. Pahiya ng husto itong si Minami. Yan ang bawi. Yan ang bawi sa kanyang posterize kanina. Sobrang solid na block. Ang block na magpapanalo sa kupunan ng Shoko. At hindi lang yon. 28 seconds na lang ang natitira sa oras. Grabe! Grabe ang ginawa na ni Michi Sakuragi. Nagulantang ang buong gym. Tingnan mo ang tagahanga ng brumana. Yung reaction nila. Wika nitong si Taurobi. Ang mga tagahanga ng brumana ay
Grabe! Pinakilala nitong may pulang buhok kung sino nga ba siya dito kay Toru Minami. Sa kauna-unang pagkakataon, ngayon ko lamang nakita na kilabutan ng ganyan itong si Minami. Dulot nga ng napakagandang black nitong Sakuragi. At ang black na yun ay talagang hindi makakalimutan nitong si Toru Minami. Ipang klase itong may pulang buhok na to. Siya ang future ng basketball dito sa pinakamataas na liga. Tinitiyak ko yan. Solido ka, may pulang buhok. Wika ng mga tagahanga nila. Lalabis na pahanga dito kaya na Michi Sakuragi. Dito'y sa susunod nga na bahagi, magtatapos ang laban. May papasok kayo ng kupunan ng Shoko ang tira upang isecure ang panalo o still ang magagawa ng Brumana. Itabla o kunin ang score at kunin ang laro.